Hello. Thank you very much, Brother Lasani, at Sister Aileen's pag-akumpanya sa pag-handog ng awitan sa Panginoon. It's good to see each one of you after the service. I will have a short meeting among the officers. At salamat sa mga nanatili na makasama ngayong hapon at mga na dumating ngayong hapon lang. And thank God for each one of you. Siguro pwede nang ibalik yung group meetings na dito na mismo sa ating bahay-sambahan as gathering place. Okay? Sino bang group ang nag-meet nito ngayon? Lahat yata ng cluster groups, eh pwede na. Okay, so thank God for this Lord's Day. Siguro ay hindi tayo matatagalan sapagkat ang aking notes ay hindi nyo maantay. Uwi sana ako, kukunin ko, naiwanan ko sa bahay. So anyway, it's all here. At I wrote down some important points. Kanina nga sana gusto ko na umuwi. Kaya nga lang mahirap umuwi ngayon, matraffic, etc. So na-announce ko pa naman, confident ako. A soldier that got saved. Last week ay tungkol sa doctor. Ngayong hapon ay ang tungkol sa pagkaligtas ng isang sundalo, isang kawal. So, in other words, ang Panginoong Jesucristo ay, as far as God is concerned, ay nothing, absolutely nothing, not even any wall, ay pwede siyang hadlangan, at ang kapangyarihan ng Diyos ay hindi pwedeng ito ay kalabanin na umasa tayo na tayo ay magwagi. At sa mensahe nung isang linggo tungkol sa isang doktor, Luke, a beloved physician and a soldier this afternoon, ay ating mapapansin na sa dalawang buhay ng professionals na ito ay ang middle wall of partition ay binuwag na ng Panginoon, and anyone, any sinner, as the Lord would move in his heart, can freely come to Him. At yan ay nakita natin sa buhay ng doktor na ito, si Luke. At pagkatapos, ngayon ay ang sundalo na nasabi ko na sa inyo na isang centurion, ay subaybayan natin ang conversion ng sentoryo na ito. Ibinigay ko na kaninang umaga na kung saan ay may dalawang panig na naniniwala na ito ay ligtas na bago ang insidente na ang mangaral ng salita ng Diyos ay makaharap niya. At may panig na pinagtagpo sila ng Panginoon upang siya ay maligtas. Doon sa pangalawa, doon ako, okay, kakamping. So, clue. apolitical ako. Okay? So, papatunayan ko sa hapong ito na sa insidente dito sa pambungad na patutuo ng kanyang buhay ay hindi siya ligtas. Datapot nung siya'y gumawa ang Panginoon ng paraan para maging maliwanag sa kanya at siya ay maligtas, ay kinasangkapan ng Panginoon ang isang mangangaral.
So I would like to invite you to please open your Bibles to the book of Acts chapter 10. This will be ang ating main text ay sa chapter 10 and chapter 11. You have to read two chapters in order to fit and solve the puzzle as I read this, na I have come to the conclusion na hindi siya ligtas bagkos siya ay naligtas sa paraan ng Panginoon at sa pamagitan ng alagad ng Panginoon. Okay? So, verse 1 na lamang at hanggang sa verse 6. Okay? Two chapters kasi ito. And sa inyong mga sandali na may pagkakataon kayo, kung gusto nyo ma-proven ang aking sinasabi ayon sa aking pagkakita sa dalawang chapters na ito, I am sure you will reach the same conclusion. Chapter 10, verse 1 to verse 6. Sabi dito, there was a certain man in Caesarea called Cornelius, a centurion, excuse me, pwede ba, wikang Pilipino na lang. Mas maliwanag sa akin sa wikang Pilipino. Palibasa ako ay Bicolano. O brother Miko, chapter 10, verse 1 to 6 na lang. Okay, ang aking magiging successor sa Calvary Baptist Church. Okay, maging successor na tagapagbasa. Ang mga gawa, kapitulo 10, talata 1 hanggang 6. Mayroong isang lalaki sa Caesarea na tinatawag na Cornelio, isang centurion ng pangkat na tinatawag na pangkat Italiano, isang relihiyosong tao at isa na natatakot sa Diyos kasama ng kanyang buong bahay na nagbibigay ng maraming limos sa mga tao at laging nananalangin sa Diyos. Siya ay malinaw na nakakita sa isang pangitain ng halos ikasyam na oras ng araw ng isang anghel ng Diyos na pumapasok tungo sa kanya at nagsasabi sa kanya, Cornelio. At nang siya ay tumingin sa kanya, siya ay natakot at nagsabing, ano ba ito, Panginoon? At siya ay nagsabi sa kanya, ang iyong mga panalangin at iyong mga paglilimos ay pumailang lang bilang isang alaala sa harap ng Diyos. At ngayon ay magsugo ng mga lalaki sa Joppe at magpatawag para sa isang Simon na ang kanyang bansag ay Pedro. Siya ay nanunuluyang kasama ng isang Simon na isang magkukulti na ang kanyang bahay ay nasa tabi ng dagat. Sasabihin niya sa iyo kung ano ang dapat mong gawin. Amen. Okay. So magkukulay siya ng anit. Magkukuliti. Ah? Okay, sige, Tanner sa English. So bisan din Diyo may kwan sa wikang Pilipino. So, the title of the message is Cornelius the Converted Centurion. Okay? Or a soldier that was saved. Okay? Or that is saved. Okay? Whichever you like. Kung gusto nyo, Cornelius na lang. Wala namang problema sa akin yan. Kasi siyang tinutukoy dito sa passage na ito sa chapter 10 and chapter 11 ang siyang ating hahanguan ng ating sermon at meditation na nawa ay makita natin ito sapagkat marami mga tao ang ganitong kalagayan at least may idea na tayo na tulad ni Cornelius ay hindi garantiya sa isang tao na makamtan niya man ang lahat ng ito ay hindi nangangahulugan na siya ay ligtas na. Kundi ang paraan ng kaligtasan ay ito ay special na gawain ng Panginoon who shows no fear and favor of any man
And He does according to His sovereign will. Tayo sandaling manalangin. Our Father, we are grateful and humbled because our gatherings this morning, though we did not continue asking for early enlistment of those that are going to come, and yet we even exceeded our expectation. And I pray that this would be the beginning of a revival, personal and collective, in the church and among the members. And, O Lord, I pray that in the midst of news or informations that are scattered around, whether real or fake news, I do pray that you would have the control, and that you would bless our prayers that we can soon be back to the normal worship. And we thank you that the 2 years that we were under lockdown, some of us learned some lessons for life that made us thirst and hunger for you and fellowship among other saints. We pray for Brother Rene. We pray for all our seamen members and our OFWs and brethren around the world and in our missions who are listening and with us in this platform of or form of worship, and getting the word to the world through the internet. And we thank you for the internet highway, so that where we cannot go, we are not bound by any limitations other than perhaps we cannot go, and only through this online service can we sound out the word. Thank you for being our prayer answering God. I pray for all our bedridden brethren, and for those that may have a particular need, and birthday celebrant that or celebrants that will be celebrating another additional year to their pilgrimage. I pray for our country that you would indeed bless us with real unity, not man-made unity, and that we would all appreciate the independence you have granted us, and that we might overcome the debts that had been occurred, that had been made because of the pandemic and the previous administration. Oh Lord, do increase our faith, and do continue to bless in all aspects of life each member, each mission, and that your name might be glorified. Again, thank you for this opportunity that we can go to the Word of God and feed our souls spiritually. We bless you and thank you in Jesus' name. Amen. Dito sa chapter 11 to chapter 10 and verse 11 ay mapapansin natin na mula sa chapter 1
ang pangunahing persona o manggagawa ng Panginoon among the apostles ay itong si Apostle Peter, na ito ang apostle to the circumcision or to the Jews. At pagdating sa chapter 13, moving onward and forward, ay si Apostle Paul ang siyang pangunahin o prominent na apostol na nagdala ng mensahe ng Panginoon sa maraming mga lugar na ito ay hindi pa naabot ng salita ng Diyos. So, chapter 1 to 12 ay ministry ni Apostle Peter ang prominente dito. Chapter 13, moving forward, ay si Apostle Paul. Palibasa, sinabi ni Apostle Paul ito that he was the apostle to the Gentiles. Pero nakapagtataka, blessing ito. Though he was the apostle to the Gentiles na itinalaga ng Panginoon, yet it was the Apostle Peter who opened the door of the gospel to the Gentiles in the person of this centurion na nangangalang Cornelius. So, Peter, the apostle designated by God to the Gentiles, ay siya ngayon ang instrumento ng Panginoon upang ang sundalong itong si Cornelius ay mahatiran ng magandang balita, nagliligtas na balita, at na ito ay naging makatotohanan ng karanasan sa buhay niya. Ang pangalang Cornelius ay in one word or two words ay it means a horn, sungay, siguro because of the position that he holds or whatever, but that is what the name means. Okay, so there are three things sa chapter 10 and chapter 11 that I would like to share with you in capsule or condensed form na naghahayag sa atin tungkol sa buhay at sa paraan ng Diyos kung paano naligtas ang lalaking itong si Cornelius, bagamat as I said at the outset, pinagtatalunan ito ng dalawang kampo. Naligtas na raw siya dito sa chapter 10, at doon ako sa bahagi in my own personal study and search of these two chapters, I have come to the conclusion na siya ay hindi ligtas at iniligtas siya ng Panginoon in God's way. Okay, there are three things that I would like us to consider about Cornelius. First of all, ay ating mapapansin dito sa chapter 10, okay, chapter 10 at hanggang verse 4, the first truth that we'll glean from this chapter ay itong si Cornelius is a pious man, okay? A pious man, okay? Ang kanyang piety na kung saan siya ay makadiyos, okay? But it's just that there is something far more deeper than just being pious sa buhay ng taong ito at sa buhay ng mga maraming mga tao at mamamayan na ito ay dapat maituwid ayon sa liwanag ng salita ng Diyos. Okay? That he was a pious soldier. Second, ay ating mapapansin from verse 4 and then going to the entire chapter, the second truth that you will discover about Cornelius is he is a prayerful man. Siya ay mapagpanalangin, ay in-identify dito at expound ko yan. And then in chapter
chapter 11. Okay, after the Apostle Peter expounded or explained to him the necessity for the gospel in his life, ay sa chapter 11 ay mapapansin natin the third thing ay that Cornelius is a proselyted soldier. He was a proselyte to Christianity this time around, okay? Another word for proselyte is the word convert or converted, okay? So, ang tatlong bagay nito, first of all, si Cornelius was a pious soldier. At I would like us to consider na in spite ng kanyang personal piety, there was something more than what he had ang kailangan niya upang siya ay magkaroon ng kasiguruhan ng kaligtasan. Marami ngayon nagpo-profess ng faith sa Panginoon, but they do not have the assurance of salvation. And in this case, they might be like Cornelius. Several things ang ating masisilip sa kanyang pagiging pious, na ang mga salitang ito will tell us or fully identify to us ang spiritual more than the physical, kundi ang spiritual na lagay ng lalaking si Cornelius. Now, tingnan natin please sa verse 1 at hanggang sa verse 2, the first thing that we will notice here, sabi sa Bible, there was a certain man in Caesarea, okay, called Cornelius, a centurion of the band called the Italian Regiment. In other translations, regiment or company. The first truth that we will consider in his life as a pious soldier is his residence. Saan ba siya sa sandaling ito nakatira? Siya ay naroon sa lugar ng Caesarea, na kung saan ay ang lugar na ito ay naroon ang kampo ng Roman soldiers. May garrison sila doon, na ang lugar na ito ay northwest ng Jerusalem, that it is about 30 miles ang distance, at ang Caesarea is by the seashore, na kung saan ito ay tinawag na Caesarea ni Herod the Great in honor of Augustus Caesar, na bilang honor sa emperor ng Roma, na kung saan itong si Herod the Great ay kanyang itinalaga doon bilang mamuno sa lugar ng malawak na lugar doon as his supporter and leader doon sa lugar na ito. Ang lugar ng Caesarea ay ito ay mostly populated by Gentiles, mga Greeks, mga non-Jews ang mga nakatira dito. At tulad ng lugar ng Samaria, ay ang lugar na ito ay habang abot makakaya ng isang Hudyo, ay iniiwasan nila ang lugar na ito, just like Jews would avoid Samaria. Ay mga mix yon, mga mix Jews and Gentiles na mga mamamayan. So, mga mestizo. Ito naman ay pure na mga Gentiles, o tinawag rin sila Greeks. Okay? Ang mga mamamayan dito, non-Jews.
At doon sa cesarea natural, it was hanap buhay doon maliban sa kampong kinaruroonan ni Cornelius ay mga tao doon ay they are engaged in the fishing trade at some other means of income. So nung itong lalaki ito ay naroon ay ating mapapansin nang sabi dito Cornelius sa verse 1 ay tinawag siya ng pangalang ito na kung saan ay siya ay isang centurion. Ang centurion ay bahagi ito doon sa kampo na kung saan ang bawat army na nag-establish ng territory ay nag-assign sila ng company o mga battalions ng sundalo na other than the top brass commander ay ang nasasakupan niya ay 600 na mga soldiers na it is composed of about 240 infantry yon at composed of 240 cavalry, mga horsemen na nakasakay. And then, dito reducing this company of soldiers, may special company na ito ay doon leader o commander itong si Cornelius. Itong company pinamumunuan niya ay ito ang katumbas ng PSG o mga sundalo na bodyguards ng gobernador na maliit na hari sa lugar na ito na si King Herod the Great. Siya ang mga bodyguards nito. At sa kabila ng kanyang kalagayang ito na siya ay sundalo, ay ating mapapansin na sa verse 2 ay siya ay na-identify dito by his race. Yung una, his residence there with his family as doon ang trabaho niya. And then his rank as a commander or a centurion na yung bodyguard ng hari dito na itinalaga ng emperador at doon sa palasyo nito ay siya ang commander o centurion. At ang naka-assign sa kanya na pinamumunuan niyang company ay pag ikaw ay nataguli ang commander as a centurion ay 100 soldiers ang company ito ay nasasakupan mo o nasa ilalim mo. So he was managing 100 soldiers para maging bodyguard ng hari sa region na ito at pagkatapos ng headquarters doon sa palasyong tiniterhan ng hari na si Herod. And then, by race, he is a Roman citizen of the Italian band na kung saan they are talagang mga matitibay, well-trained and well-equipped na mga sundalo na nangasiwa sa pagbabantay ng palasyo at ng hari dito na si Herod the Great. And the fourth thing that we will notice, na-established that he was a Gentile. The fourth thing that we will discover here ay sa verse 2 ay dinescribe dito sa atin ang kanyang religion. Na in spite of the fact that he is a Roman soldier, he's an Italian and a Gentile, na ang mga ito ay pagans at they worship multiple of gods, iba-ibang mga Diyos-Diyosan, ay ang lalaking ito ay kakaiba
sapagkat he was a devout man. And dinescribe dito sa verse 2 ang kanyang personal religion. So puro arsyon. Ang religion niya ay he is a religious, a devout, a religious man. And then dinescribe that he is one that feared God. Yung salitang devout man and sunod that feared God, pangatlo, and that with his house, and pangatlo, that he gave alms na siya ay sa mga may hirap, ay siya ay matulungin sa mga ito. And then fourth na description sa kanya as a religious man, that he actually, siya ay mapagpanalangin. So the first thing that we'll notice about his religion ay he is halfway na napaniwala ng mga Jews, siguro yung mga nakasama niya in his previous assignments at sa kanyang pag-aaral, na influence siya na siya ay magkaroon ng takot sa Diyos. Okay? Here are some comments that I would like us to consider about this. Okay? Hindi lahat ng tumatawag sa Diyos ay sa Diyos nga. Mga personal comments ko. Hindi lahat na nagsasabi na sila ay may takot sa Diyos ay sa Diyos nga at ligtas. Hindi lahat na matulungin o merong philanthropic spirit ay ligtas. You can do it in a charitable cause, just like the NGOs personally or corporately, may mga nagbibigay ng mga donors para matulungan ang mga nasa lanta ng anumang mga kalamidad at mga nasa kagipitan at pangangailangan mga mamamayan. Possessing all this that expresses his religion, ay ating masasabi na ang lalaking ito ay he had all this, totoo ito, and yet he is religiously lost. Pastor, bakit mo naman sinabing religious siya but lost? Okay, para madaliin na natin ito. Sa chapter 11, verse 14, at least nasilip ko ang verse na ito. Sa chapter 11, verse 14, sa verse 14 ang sabi dito, na ipinatawag niya si Simon Peter, ang sabi dito, reminded by the angel that appeared to him in a vision, tawagin itong si Simon Peter, who shall tell thee words whereby thou and all thy house shall be saved. So hindi pa sila ligtas. Totoo naman ito, maraming tao religious. They feel so comfortable and safe. Nang sabi niya nila ay religious naman kami. Makatao kami, makadiyos kami. They pride themselves in good works or any such attainments that may be real or true, na hindi ito ang paraan ng Panginoon sa kaligtasan. I am sure you understand this. Yun ang case ng lalaking ito. And I have told you in the past, and I say it again today, na the late pastor ng First Baptist Church doon sa New Orleans, Algiers, New Orleans, ay siya ay nagpastor for 26 years. Pero hindi pala siya saved. Okay, guess who that pastor is? Yung mga old-timers na dito. Ha? Nabanggit ko na ang kanyang pangalan. Sino yan? Mabuti pa kayo alam nyo. Ako nakalimutan ko eh. Okay. So, he died. He was old. He confessed.
When we were in the apartment, an American missionary that is attempted to start a mission doon sa Australia, he knew for a fact that it was not God's will for him to be as a missionary. He came to the Philippines. And then when he came to the Philippines, he joined Calvary Baptist Church. Ang pangalan niya, kaya very thankful siya. In a courteous way, nagtatalo kami because I am a sovereign gracer at siya ay free willer. So, but yet it was not something that caused us to separate because we do not believe that religious bigotry or prejudice would come and separate us. Dapat meron tayong courtesy at in-exercise na religious tolerance. Okay? You believe what you believe until the Lord gives you that light. Dapat we ought to respect even the unsaved. Hindi. So, kami-kami, tayo-tayo lang. We are no different from the Jews. We espouse the same bigotry or prejudice na meron sila against Gentiles. Kaya iniiwasan nila ang Samaria, iniiwasan nila ang Caesarea. However, in spite of this, sa anumang pagkakataon, itong si Apostle Peter ay namamasyal siguro doon sa Caesarea. Na as a leader of the church and among the apostles, he was there. At doon ipinakita sa kanya ng Panginoon na kinakailangan na ipinagtapat niya dito na we should not be unkind sa mga Gentiles. Because God's elect among the Jews and the Gentiles ay they are on an equal plane pagdating sa Panginoon. So we must not entertain or espouse that religious intolerance, bigotry, or prejudice. Oh, parang excuse, kami lang mga Baptist ang dating sa iba. Kami mga Baptist lang ang pupunta daon sa langit. We have the monopoly of heaven. That's the wrong spirit to contend for. Thank God I'm a Baptist, but never have I prided myself that I am a Baptist and that I close doors to non-Baptist. Kung sila is saved, irrespective of their denominational affiliation, as a child of God, they are my brothers and my sisters. At doon kami pupunta sa langit. Doon na lang ibigay natin sa Panginoon ang karapatang magbigay ng privilege doon sa mga taong nais niyang bigyan nito. Okay, so Peter was there. And more than that, na naroon siya sa isang lugar na hindi angkop sa isang Jew, much more a leader, ay naroon siya nakatira sa isang tahanan sa Joppa doon by the seaside na kung saan ay ang lalaking naroon sa Joppa na ito ay nasa isang gawain na kung saan siguro na napalagay siya sapagkat Simon rin. Okay? Simon rin ang pangalan. Kaya nga lang, di ba parang makuan ka? Oh, pareho tayo. Parehong pangalan. Tukayo! Okay, so napalagay siya doon. Doon siya ngayon inaccommodate at tumira. Itong si Simon the Tanner ay siya isang Gentile rin. At maliban doon, I know, sabihin na natin, strict or sound Jew na sa kanya ay titira o babakasyon sa tahanan niya.
sapagkat itong gawain ng lalaking si Simon the Tanner ay siya'y humahawak ng mga balat ng mga hayop na pinaslang para mapakinabangan ang mga anit nito, yung mga leather nito. And to a Jew, ay karumal-dumal ito, unclean ito, undefiled ka nito, nito ay hawakan mo. So, ganun sila talaga kaingat sa kanilang paninindigan at prejudice against others. So, ating mapapansin, nung panahon na naroon si Peter sa bahay ni Simon, eto namang si Cornelius ay ating mapapansin possessing this wonderful traits na sa kabila na siya ay sundalo, hindi siya kabahagi doon sa mga sundalong sinabon, masakit na pananalita ibinigay ni John the Baptist. Very straight si John the Baptist nang sabi niya na kayo mga kawal ay huwag niyong pahirapan ang mga mamamayan at ang 1 mile ay huwag niyong gawin na 2 miles at ang kanilang mga ari-arian ay huwag niyong abusuhin dahil sa kayo'y may kapangyarihan at kayo'y may karapatan bilang isang kawal ng pinakamakapangyarihang bansa, a superpower in our own time. Sabi ni sinuway sila ni John the Baptist. Pero itong si Peter ay naroon siya sa lugar na ito that he ought not to be in and found and lalo na tumira at makasama dito ng kapangalan niyang Simon. Okay? And he may be enjoying himself with the accommodation and the welcome na sa kanya ipinapaabot. At doon naman sa tahanan ni Cornelius ay ating mapapansin ay sa 9 na oras ay nagkaroon siya, tingnan niyo please, mapagpanalangin siya. Sabi dito sa verse 2 at mapapansin na siya ay paulit-ulit dito ginamit sa chapter 10, chapter 11, repetitious, repeated several times ang salitang he prayed. Nobody ever did question that because he was really a prayerful soldier. Na sa kabila ng posisyon niya, ay he maintained his dignity as a gentleman and as a soldier as well as a half-convert, di pa full-pledged na Judaism, sa religion ng Judaism. But he was already inclined to that. That's why nakadulot ito sa kanyang malaking tulong. But it was all outwardly, although na-influence siya, pero ito'y ginagawa niya bilang isang matino at mabait na tao na hindi niya inaaboso ang kanyang kapangyarihan bilang isang sundalo. That during those times, life and death is at the tip of the tongue of a soldier. Salita niya lamang, maybe the cause of your death. And that is, kung hindi ka Roman citizen, nobody will ever entertain any court case among the jurors ng empire. Okay, so ating mapapansin, ang kanyang possessing all these qualities ay he had a good balance of his soldier life as well as a family man. Na dahil sa patotoo niya, at mabait siya, malalahanin siya, he was a family-centered man na inaalagaan niya ang kanyang pamilya na ito ay naging kasama niya dito sa pananalig na ito at doon sa religion ng mga Hudyo.
So siya'y mapagpanalangin. Even the Jews themselves believe this, that being prayerful, Jews or even Christians, being a prayerful man is no guarantee that you are a saved man. Some are prayerful in the sense of obligation or duties. Wala tayong, hindi natin matatapatan yung maaga pa na sila'y naghanda na at pupunta doon sa simbahay, sa sambahan, at doon sila'y mananalangin. Mga devotees, ganun rin ang kalagayan ni Cornelius. But yet, he had one thing lacking. He lacked salvation. So, mapagpanalangin siya, mabait siya, maunawain siya sa kanyang kapwa, matulungin siya. So, nung nagkaroon siya ng pangitain sa isang anghel na sinabi sa kanya ay ipatawag mo itong si Simon Peter doon sa lugar ng Joppa na siya'y nakatira sa bahay ni Simon the Tanner at kausapin kanya. So hindi siya nag-aksaya ng panahon at right there and then sa araw na yon, hindi niya pinilampas na inutusan niya ang dalawang katulong niya at saka another devout soldier na kung saan malapit sa kanya, may loyalty sa kanya, na itong binigyan niyang authority na sunduin si Simon Peter, si Apostle Peter, ay ang kanyang aide-de-camp. Yung aide-de-camp niya ito, na sunduin ito. So, as a soldier, okay, siya ay karakarakang sumunod sa utos. Obey before you complain. Okay? As soldiers of Jesus Christ, we complain before we obey. Amen? A lot of Christians are that way. Angal na kagad! Reklamo na kagad! Susunod rin lang pala. Alam mo kung sino ang patron saint nila? Si Jonah. Wala naman tayong gano'ng halimbawa. But napasunod rin siya ng Panginoon. If you would not willingly obey, God will do something to make you obey. Okay? At times, masasaktan ka muna. Okay, pero mas maganda na yung kusang loob na sumusunod sa Panginoon. Amen? Okay, tulad ng mga ng kawal niya at dalawang katulong niya, siguro ay ito ay embrace the same religion nitong si Cornelius. At nung pinasundo ito si Peter ay on this sixth hour, that is lunchtime, ay ating mapapansin ay si Peter tanghaling tapat, gutom na siya. Inihanda doon yung kanilang pagsasalusaluhang pananghalian. Si Apostle Peter ay siya ay gutom na at siya'y umakyat doon sa penthouse, doon sa tuktok sa roof, sa balcony. At doon sa balcony ay nagkaroon siya ng isang trance. Itong trance ay nagkakaroon ka ng parang emotional steering na kung saan ay you are under the control of a pill known as ecstasy. Yun ang ginagawa ng ecstasy pill sa mga taong gumagamit nito. It's a form of drug rin. Okay, so he was under ecstasy, pero wala pa yung pill ngayon, ecstasy pill. At nung siya'y naroon, kasi dala ng gutom niya, tayo'y pag nagugutom, talagang grabing gutom, ay nanginginig ang tuhod natin, namumutla tayo, hindi na tayo mapakali. Mabuti siya, kahit pa paano, hindi naman ganon. Pero during this particular time, ay yung anghel, I am sure, the same angel nagbigay ng utos kay Cornelius, ayun rin ang nagpakita dito
kay Apostle Peter. So, doon sa trance na ito, ay si Apostle Peter ay maliban sa vision na nakita niyang isang anghel, ay narinig niya ang tinig ng anghel na ito na doon sa kanyang harapan ay naghahanda, nagluluto pa lang sa baba. Hindi niya na mapigil ang sobrang tinding gutom, ay mula sa langit nananaog ang isang puting mantel na kung saan naroon inihain sa kanya ang assorted na pagkain na ito ay hindi nauukol sa isang Hudyo. Four legged and animals na ito ay hindi kinakain. Dumating sa kanya sa Filipino style, dumating sa kanya ang isang freshly cooked na baby lechon. Nangangamoy pa. Oh, so yun. We don't eat pigs. Unclean! Karumal-dumal! Convert na ako doon sa jury. Hindi pwede yun. Excuse natin. Sinaway pa siya ng anghel ng Panginoon nang sabi sa kanya, anuman ibinigay ng Panginoon at dilinis ng Panginoon ay ito ay hindi unclean. Sige, kumain ka. Wala siya magawa. Gumawa siya ng he picked up a part ng balat. Kinain niya, conviction niya. Ha! Kailang nakakain ito? Sarap pala ng lechon. Kasi sinabi ng Panginoon, huwag mong titingnan doon sa binigay ko sa iyo, sapagkat pag binigay ko sa iyo, no questions asked, yan ay nilinis ko na. Galing yan sa akin. Okay, don't pretend to be just as you are. Okay, kainin mo yan. Doon ang message ng Panginoon na nakuha ni Apostle Peter ay maalis yung prejudice niya na against the Gentiles. Na sa tingin ng isang Jew, he is unclean, he is uncircumcised, we have no dealings with you. You are second-rate, second-class citizens of the world. We are God's chosen and exclusive people. Kaya kami-kami, tayo-tayo lang. Wala kaming pakialam sa inyo. Sabi ng Panginoon, doon sa temple, di ba, yung kortina ay mula sa taas pababa. He had broken or torn the veil that we can go directly to him. And then the Apostle Paul said that God had broken the middle of a wall of partition. Dati may partition ngayon. Isa na lang na Germany. Wala ng East Germany at wala ng West Germany. Nakuha ba ninyo yun? Okay, you know. Okay, realize that. Sabi ng Panginoon, nakuha ni Peter ang mensaheng ito. So, ating mapapansin, nung pinasundo siya, ay sinabi ng tatlong sumundo sa kanya, exactly, first and foremost, ang kanilang sadya at ang kanilang instruction mula sa commander na ito'y hinahangaan nila na religious, etc., na pinapasundo siya. So, sinalaysay ito ng kanyang emissaries. At nung nagkausap sila ng maigi at nakuha na ni Peter ang mensahe dito sa verse 34, ngayon, he concluded that God is no respecter of persons. The middle wall of partition is broken down and there is no such thing as religious or racial bigotry or prejudice. But rather, we should exercise religious tolerance. Racial tolerance. Yung mga custom at culture nila, igalang natin pag natin silang mag-adapt sa atin. Respect that. Okay? But it does not necessarily mean that we should do as they are doing. Okay? Let's maintain our identity as well. Okay? So, dito ay
Sabi na, dito muna kayo. And the following day, they packed up their things. Si Apostle Peter ay sinamahan niya ito. Akalain niya talagang very religious, respectable ang lalaking ito. And he respects, okay, and honors people that are honorable and respectable. Nung sila dumating sa tahanan ni Cornelius, when they say, "You are the answer to my prayer. God has," sabi ng anghel, "God has answered your, heard your prayers." Pasundo mo si Peter. At pagdating ni Peter, "Ikaw ang answer sa prayer ko. Pinanalangin kita." Tulad sa isang binata at dalaga. Alam mo, ikaw ang answer sa prayer. It's God's will. The other person says, "Paano mo nalaman ito? Kasi sabi sa akin ng Panginoon, ikaw na." At pag lumabas sa church service, ang ika-pitong binata o dalaga, siya na nga yun. Eh kung hindi yun God's will, kinakailangan both of you must be agreed that God's will, that you are definitely sure and then sure that it's God's will. Pero dito ay definitely God's will itong meeting nila. And knowing that what he lacked in his life is none other than salvation, straight to the point, ay isinalaysay ni Apostle Peter ang persona at gawain ng Panginoon, or the, to be concise, yung gospel story. At itong si Cornelius, right there and then, the Holy Spirit opened his heart at siya at ang kanyang sambahayan at ang ilang kasamahan niya tulad ng kanyang aide-de-camp ay nakita ang tunay na kaliwanagan at kalayaan na kaloob ng Panginoon that far exceeds the religion sa Judaism. Kaya sabi dito ni Apostle Peter, "The Lord has opened the door for the gospel sa mga Gentiles." And he was that instrument. Kung saan si Apostle Paul naman ang instrumento ng Panginoon para mabuksan ang maitatag ang ebanghelyo at maitatag ang isang church sa Europe, siya naman ang ginamit ng Panginoon doon sa lugar na ito to establish a New Testament church in foreign soil. Siya naman ay ang gospel sa mga Gentiles. So ating mapapansin, at now that he understood that that was the missing truth sa buhay niya na kailangan niya, and Apostle Peter made it plain, simple and straight and solid and scriptural. Sabi niya, "This is what you need bilang religious but lost. You have religion but you do not have a relationship. And through the gospel, you can have not only a brand new religion, but you can have an established relationship with the Savior and with God Himself." Yan ang hindi nakikita ng mga tao. They are so religious but lost. And they do not understand that salvation is a relationship with Jesus Christ. At closing, sapagkat wala na, tapos na. Nakalimutan ko. Gusto niya ulitin sa linggo. There's no need for that. Nawala nga yung notebook eh. Sa chapter 10, tingnan niyo please ito. Basahin natin sa verse 44. As a confirmation that genuinely na-save ito, si Cornelius and even his household at yung malapit sa kanyang aide-de-camp at makatulong, sabi dito sa verse 44 ng mga Gentiles sila, "While Peter yet spake these words, the Holy Ghost fell on all of them which heard the word." Tingnan nyo please, the word of the gospel, the saving word,
Verse 45. And they of the circumcision which believed were astonished. Nagulat sila. As many as came with Peter, because that on the Gentiles also was poured out the gift of the Holy Ghost. You cannot be saved without the Holy Spirit, the Holy Ghost. And verse 46, for they heard them speak with tongues or languages that is understandable, legible, and as an evidence, and magnify God. Then answered Peter, tingnan nyo, watch this, that he is a proselyte to Christianity and a relationship with Jesus Christ. So verse 47, confirmed na ni Apostle Peter, the word impacted their hearts. So verse 47, can any man forbid water that these should not be baptized, which have received the Holy Ghost as well as we? And he commanded them to be baptized in the name of the Lord. Then prayed they him to tarry certain days. So nakita ninyo, kaya pala ang anghel ay iniutusan siya sa pamagitan ng bisyon ay pasadya na ipatawag at mabahagian sila ng mabuting balita ni Apostol Pedro upang sila ay sukat na maligtas. At nung sila ay naligtas at sure of their salvation, they obeyed the Lord in baptism. And they were added to the church that no doubt was established in that part. And thank God that He has removed, okay, and broken down the middle wall of partition. And may God help us, okay, not to be a respecter of person. Pag nakikita natin, naku, foreigner ito, Amerikano ito, di ko ito pwedeng witnessan. Kasi, magno-nosebleeding ako. Kakapusin ako sa English. Di ko namin tayo natin, we complain before we obey. Okay, leave it to the Lord. God will make it away and provide the means para may i-communicate mo ang gospel. Remember, it's not your word, it's the word of God that is effectual, that is powerful. Just leave it with God, and even with your limitations and at times inabilities, wow, we can thank God because in our weakness, He is our strength. Our Father, we are grateful that You have made right the wrongs in the life of Cornelius, though he possessed all the qualities admirable in a person and in a soldier as a religious man, possessing moral qualities and everything that a man would admire, yet he lacked a personal relationship with God. And You came in and You saved his soul and that of his household. I pray for each one of us here this afternoon that like the Apostle Peter, when God would bid us to go and to do and to speak, we would be obedient and no reluctance offered. Bless Your people at Calvary and thank You for those that are here this afternoon, and impress and seal the truth in us, and that we might be able to be wise soul winners, though harmless as serpents or as doves, yet wise as serpents. And thank You for each one. Bless our officers meeting
And we thank you for each one present, and the whole day we say thank you for after 2 years you have made it possible again for us to gather under the roof of this meeting house. We bless you and we are forever grateful, and continue eliminating this threat of COVID. And I do pray that you would keep each one of us safe throughout the night and be ready and be found faithful at the coming of him who loved us and gave himself for us. This I ask and pray in Jesus' name. And the people of God says, amen. God bless you. Brief meeting among officers. Okay. Thank you, Lord, for this Lord's Day.